Yo, what's up mga ka-vlog, no? Good morning sa inyo mga ka-vlog, no? So mga ka-vlog, meron pong isang nanay na OFW na nagpatulong sa akin para po siya matulungan dahil ang kanyang anak po ay merong sakit sa puso na nasa Antipolo City mga ka-vlog. So mga ka-vlog, si Nanay Gordila Tranquia, siya po ay nag-message sa akin na sana po mapuntahan yung probinsyanong vlogger ito sa grupo nyo at matingnan yung aking anak. Dahil po ang kanyang sahod ay hindi po sapat pangtusto sa pagpapagamot ng kanyang anak na si Sherlyn Compass. Ito po ang picture ni Sherlyn Compass mga ka-vlog, no? Talagang po siya ay nakakaawa tingnan pati ngayong video niya dahil po ay siya ay payat na payat na. So mga ka-vlog, si Sherlyn Compass po mga ka-vlog, pinanganak noong March 25, 2005. So siya po ay 16 years old na po siya ngayon mga ka-vlog. So ang kanyang sakit po mga ka-vlog, nagsimula po noong 5 years old pa lang siya. So ngayon mga ka-vlog, na nag 16 years old na siya, lumala na po ang kanyang sakit, marami na pong komplikasyon at siya po ay pumayat na. So mga ka-vlog, ang advice po ng doktor sa kanya na hindi na po pwedeng operahan dahil ang kanya pong puso marami na pong komplikasyon. So ang sabi ng doktor, gamot na lang po talaga ang pag-asa, and then dalhin sa probinsya para makalanghap ng fresh na hangin kasi po yung tinitirahan ng mga ka-vlog sa Antipolo ay nakapalibot po yung mga pabrika doon. So pollution yung hangin na malalanghap niya, hindi po fresh. So mga ka-vlog, sila po ay humihingi sa akin ng tulong pinansyal para po doon sa pagpagamot ng kanilang anak dahil si Nanay Gordila Tranquia po hindi naman po sapat ang kanyang sahod doon sa Saudi Arabia. Minsan nga po sabi niya bumabali na lang siya sa kanyang amo para pambili doon ng oxygen or gamot pang araw-araw ng kanyang anak, pero hindi po talaga sapat. Si tatay naman po, ang tatay po ni Sherlyn Compass na si Salvador Compass ay isang laborer lang po at minsan po hindi makapasok sa trabaho dahil wala pong mag-alaga kay Sherlyn Compass. So sila po ay nanawagan mga ka-vlog na sana mabigyan sila ng tulong at mapansin sila ng ating mga kababayan at sana po ay matulungan sila mga ka-vlog. So mga ka-vlog, kasi po yung gamutan nila mga ka-vlog kay Sherlyn Compass, 19,000 po ang isang buwan mga ka-vlog. Ito po yung quotation mga ka-vlog, no? So napakalaki po mga ka-vlog at saan po sila kumukuha ng pera na pambili ng gamot at oxygen mga ka-vlog. So sila po ay humihingi po talaga ng tulong at kailangan po ng tulungan. Sana po may mga tao dyan na ganito ang puso na para tumulong po sa kanilang anak na si Sherlyn Compass dahil kawawa po talaga siya, payat na payat na po. So kailangan po natin tulungan mga ka-vlog. So mga ka-vlog, ako po yung nanawagan sa aking mga kaibigan o mga kagrupo dyan na sana bigyan po ng kaunting tulong kasi kawawa po talaga mga ka-vlog. Ito mga ka-vlog, itong video na ito mga ka-vlog, ito po ay ginawa ko habang ginagawa ko ito. Kasalukuyan pong sinugod sa ospital ngayon si Sherlyn Compass dahil nahirapan siya yung huminga. O siya po nandun ngayon. So mga ka-vlog, sana po mayroong makapansin sa video ito at sa lahat po ng aking mga kaibigan, pwede pong i-share niyo ang video nito na makaabot doon sa mga tao na may mga ginintuang puso at makarating din po doon sa ating mga idol tulad na ni Rapitulpo, na ni Manny Pacquiao. Ayun lang po aking mga ka-vlog, no? Sana mga ka-vlog, panoorin niyo po ang video nito para maintindihan niyo po yung sinabi ni Nanay Gordila Tranquia na siya po yung humihingi ng tulong at makita niyo po ang kalagayan ni Sherlyn Compass. So mga ka-vlog, panoorin niyo po ang video ito mga ka-vlog, no? Yung video ito mga ka-vlog, habang ginagawa ko ito mga ka-vlog, ako ay napaiyak, napaluha. Kasi ngayon ko lang po talaga na-encounter na ganito kalala yung humihingi sa akin ng tulong, sakit sa puso. So at ako po at ay hindi ko po rin kinaya na pinanood ko si Nanay Gordila Tranquia na umiyak. Pati nga po yung si Tatay Salvador, talagang nakakaawa talaga tingnan yung anak nila si Sherlyn Compass. So mga ka-vlog, panoorin niyo po ang video ito, ha. Sana i-share niyo po ang video ito at makaabot po sa ating mga kababayan at sana po matulungan. Sa gusto pong tumulong sa kanila na nandito sa Pilipinas,
o sa Maynila, pwede po kayong mag-direct doon sa kanilang bahay, no? Pwede niyo po siyang puntahan doon sa number 36, Sitio Mabulo, Barangay Mambugan, Antipolo City. O, sa mga nasa approve po, pwede niyo pong i-PM ako. At kung meron kayong tulong na ipabot para sa kanila, ako po ay pupunta doon sa kanilang bahay para ihatid ang inyong mga tulong. So ayun po mga ka-vlog, maraming salamat po ha. Sana po matulungan po natin sila para na rin po sa dugtong buhay para kay Sherlyn. Piso mo para sa puso ni Sherlyn Kumpas. Maraming salamat po. Panoorin niyo po ang video. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako pala si Cordelia Trangia. Andito ako ngayon sa Saudi. Nais ko sana manghingi ng tulong sa inyo para po sa gamutan ng anak kong may sakit sa puso, kasi yung sahod ko hindi talaga kasiyasa para sa gamutan ng anak ko. Sa probinsya ng vloggers po, at saka sa manghingi ako ng tulong sa inyo at sa Woodles family. Sa Budol's family po, hingi ako sa inyo ng tulong para sa gamutan po ng anak ko, kasi kailangan po niyang laging may handa na oxygen. Malamahal ko yung anak ko, gusto kong magkumaling siya, kaso kulang talaga yung sahod ko, kaya hingi na talaga ako ng tulong sa inyo. Matagal po na ito, gusto kong gabayin, kaso nahihiya ako. Ngayon, hindi ko na kaya. So, kung gumaling man ako. Ayun. Grabe, tulpo po. Inagos yun. Sana magpagpagamot po yung anak ko. Hindi ko kaya po. Nandito ako. Wala akong magawa. Kailangan po niya ng gamutan. Kailangan niya lang mag-oxygen. Ang tagal na niya tinis. Nasakit na yan. Ang edad niya, mga 5 years old pa lang, hanggang ngayon tinis niya. Noon pa sana ako mangingi, pero di, wala akong magawa. Sana po matulungan niyo yung anak ko. Sana po mapuntahan niyo doon. Kasi di ko kaya po. Di ko kaya na. Ito, nagtatrabaho ako dito, lutang sa akin ang isip ko. Kasi lagi na sana po. Kung may gamot ba siya, okay ba siya, okay pa paghingan niya. Kaya sana po mapuntahan niyo siya noon. Sa mga makikinig to ang puso dyan, tulungan niyo ako. Ang gamot ng anak ko. Masyadong vloggers, sana mapunta niyo yung anak ko doon. Parang awa niyo, napunta niyo yung anak ko doon. Kasi gusto ko sanang ako mismo maglalakad yan, kaso wala, nandito ako eh, wala akong magawa. Kaya ito, hingi akong tulong sa inyo, sa Budol's family. Sana isa rin ang anak ko matulungan nyo. Sa dami nyo natulungan, sana mapabilang yung anak ko doon na natulungan nyo. Salamat po, maraming salamat po. Sana po makarating sa inyo yung video ko. Sana marin makarating sa inyo. Yun lang po, at maraming salamat. Magandang umaga po. Ako po si Salman Kumpas, humingi po ng tulong sa paggamot ng anak ko. Kasi po, napakamahal na po lang mga gamot niya. Hindi ko
kayo po supportahan. Humingi po ako sa inyong tulong sa kasapang pa-refill ng oxygen. Araw-araw po ako bumibili. Wala po akong, hindi po ako nakakapasok sa trabaho dahil binabantayan ko yung anak ko. Dahil nusubukan ko pa siya pagkain kasi may nang kumain. Kaya magandang umaga po sa inyo lahat. Humingi ulit ako sa inyong tulong. Ako po si Salvador Compass, taga si Chumabo, Lumambogan, Antipolo City. Ilang po ang hiningi ko sa inyo sa mga magandang puso ko ng loob. Hiningi po talaga ako ng tulong para sa anak ko kay Sherilyn. Kasi po, napakamahal po ng gamot niya. Hindi ko kaya pong sustusan kasi wala na po. Wala po akong kakayahan na pambili. Kasi po, yung trabaho ko, minto naman ako kasi pagbabantay po sa kanya. May trabaho po ako, nagpaalam po ako na alagaan ko muna yung anak ko kasi walang nag-aalaga sa kanya po. Yan lang po, iniingi ko po sa inyong tulong po. Maraming salamat po. May mga panahon na sitwasyon sa buhay natin na dumadanas tayo ng matinding problema. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon, ang Panginoon ay laging nandyan. Hindi kanya pababayaan. Basta.